Okay, good day ulit mga kasabang. GTP Game Yard here. At ngayon, pag-uusapan natin naman ngayon ay bakit nga ba ang isang farm kailangan mag-fasting? Okay? So, yan. Ang pag-uusapan natin ay regarding sa fasting naman mga kasabang. So, ibig sabihin ng fasting, kada linggo ng umaga, hindi natin pinapakain yung ating manok. Tapos hapon na. Ayan po. Pero bago yan, bago natin ituloy ang ating topic about dyan sa fasting, ay papakita ko muna sa inyo yung aking pure striker na bullet na broodstag, broodcock mga sabi. So ito po ang aking broodcock. Ayan, nilabas ko na sa kanyang range. Ayan, sa kanyang asawa. So, tinanggal ko na siya sa kanyang asawa dahil naglimlim na po. So, ayan po, kung makikita nyo. Ayan, ganyan po siya pag hinahawakan eh. Medyo mahihain siya mga kasabong, no? Kasi medyo matagal ko siyang hindi hinawakan. Kung makikita nyo mga kasabong, ayan. Napaka-balansyadong manok. Yung paa niya mga kasabong, no? Sobrang nipis. Ayan, makikita nyo. Tapos yung balikat niya, kitang-kita nyo naman na mabalikat. Ayan, so ganito talaga siya mga kasabong pag hinahawakan, medyo mahiyain. Dahil galing siya sa breeding. So mahiyain lang pa pero bultong-bulto pa rin ang katawan nito mga kasabong. Pinahinga ko na siya dahil yung inahin na dinala niya ay pakuhanan na natin ng 25 eggs. Okay. So yung unang 15 eggs in-incubate natin. Yung 10 naman ngayon na itlog, pinalimliman na natin sa kanila. So pinalimlim ko na po yung inahin. Dahil sabay-sabay kasi umitlog mga kasabong yung ating mga manok. Nag-prioritize tayo sa SBR at kanawayon. So talagang puno yung incubator natin mga kasabong, no? So kung 50-seater ang incubator mo, 54-seater, yung incubator ko mga kasabong na 54-seater, naging 108-seater. Kasi taas at baba ang nilagyan ko mga kasabong. So ayan mga kasabong. Ito po yung aking pure bullet na broodcock. At ibabalik natin siya sa kanyang talian dahil masyado talaga siyang nahihiya. Para makita niya ang kanyang tindig mga kasabong. So ayan na po siya, tindig. Balansyadong manok po yan mga kasabong. So ngayon mga kasabong, pag-usapan naman natin ang ating fasting. So kadalasan sa mga backyard, hindi talaga nagpa-fasting. Ano ba yung fasting mga kasabong? Bakit ba kailangan natin yun? Yung fasting mga kasabong, yun yung hindi mo pa kainin yung manok. Yung fasting mga kasabong, yun yung hindi mo pakakainin yung mga manok. Tama na tayo dito sa kabila. Hahawakan lang natin yung ating dark elves eh. Wait lang ha, medyo magulo ako ngayon. Pasensyahan mo na kasi humahanap ako ng magandang spot na hindi nagbe-blur yung cellphone. Di ba tayo natapos ating story sa fasting? Ang maganda magkwento pag may hawak naman. Ito yung aking dark telso mga kasabing. Kinikita mo, may puti yan sa ano. Tsaka sunog na sunog siya mga kasabong. Balansyadong balansyado din yan. Halos lahat ng manok na kinuha doon, balansyado. So ngayon mga kasabong, balik tayo din sa fasting. Ano ba yung fasting? Sa mga veterano, alam na to eh. So based sa ating mga pagpananaliksik sa mga farm. Kada punta ko kasi ng farm mga kasabong, linggo. Kasi ang alam ko, pagkalinggo, fasting. So pagdating mo sa isang farm, darating ka ng 8, makikita mo yung mga manok nila walang kain. Mga kasabong, kahit dun sa Nene Aguilar pumunta ako,
Dalawang beses na akong bumalik doon. So, inaano ko ng Linggo kasi fasting. Ibig sabihin, yung mga manok mga kasabong, hapon lang pinapakain. So, bakit nga ba kailangan yun? Sa farm manager, siyempre nananaliksik din tayo bago natin i-share sa inyo. Base sa mga farm manager, marami akong napuntahan, like AEJ, RGM, yan, Jenjo Marayata. So, regarding sa kanila mga kasabi, ang fasting ay kailangan para yung manok laging ganado. So, weekly, every Sunday ng umaga, hapo na po ang pakain nila ng manok. Para daw ma-drain. Para ma-drain mga kasabong yung butse ng kanilang mga manok. Kasi pangit daw sa manok na laging may laman yung butse. Yan. Yun po ang purpose at para mamatay yung mga bakterya sa butse nila mga kasabong. So yun yung halos sila eh. Halos sila parehas ng sagot eh. Kasi pag pumunta talaga ako, wag pumunta ka ng Lunes, mga kasabong, Saturday, alas 8, ang dadatnan mo, busog yung mga manok. So, hindi ka makakasilip ng maayos. Kasi yung mga manok, busog. So, pag busog, hindi mo mabibitaw, mga kasabong. No? So, pag hindi mo nabitaw, possible na makakuha ka ng mga bulok. So, kailangan talaga Sunday kung magpa-farm visit kayo. Kasi Sunday, mga kasabong, is fasting. Tulad ko dito, mga kasabong, tuwing Sunday ng umaga, hindi ako nagpapatuka ng mga manok. So, pag Sunday ng umaga, hapon na yan ang patuka niyan. Alas 4, yan ang patuka. Puro tubig lang, mga kasabong, sa umaga. Yan ang ginagawa ko, kaya yung mga manok ko dito, halos lahat bulto. At halos lahat, malalakas kumain. Ayan. Mga kasabong, so dito na lang muna tayo. Sana'y may natutunan kayo sa ngayong araw regarding sa fasting. So napaka-importante ng fasting mga kasabong ha. Huwag niyong kalimutan kahit backyard kayo, kung yung farm nga nagpa-fasting, kayo pa kaya na tutok kayo sa manok. Diba? Kaya dapat masumunod din kayo sa ano, mga ginagawa nila. Kasi ang farm ay mga veterano talaga yan. So yun lang mga kasabong, no? Kailangan mag-fasting din kayo every Sunday. So pag Sunday, huwag kayong magpapatuka. Hapon na po ang patuka. So tubig lang para mamatay yung mga bakterya sa loob ng kanilang tiyan. Okay? Yun lang. At kung konti lang yung manok mo, di magturo ka na weekly. Ayan. So, weekly, Belamil, para malaging bulto ang katawan ng mga manok. Tulad nito, napakabulto na katawan. Ito po ay Dark Kelso, 3-port at 1-port na Allen Roundhead. Kaya ano siya, wine red. Isa sa matitinding manok ng Nene Aguilar. Thank you at mabuhay kayong lahat.